Okay, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Thanks God and praise God. Okay, John chapter 1 verse 11 and 12. John chapter 1 verse 11 and 12. Okay, good morning, good afternoon, good evening man sa mga lugar. So glory to God. John chapter 1 verse 11. Read, begin. He came unto his own, and his own received him not. Verse 12. But as many as received him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Tayo yung ako. Tayo pumikit. Let us pray, our God, our Father in heaven. Maraming salamat po sa mga awitin. Salamat sa mga memory verse at sa mga testimony. Thank you, Heavenly Father, for thy word. Bless your word. Help us, Holy Spirit, help me also to preach this thy word with clarity, with love, with power. Forgive all our sins. To bless niyo po ang spiritual needs dito sa on-site, man sa online. Forgive all our sins. Bless everyone of us. In Jesus Christ's name, Amen. Sabi dito, sa John 1:11, verse and 12, He came unto His own, and His own received Him not. But as many as receive Him, to them may be power to become the sons of God. Kaya ang title ngayon ay Don't Miss the Greatest Privilege. Don't miss the greatest privilege. If there is opportunity na offer, like sa scholarship, I don't miss the greatest privilege of scholarship. Also, don't miss the greatest privilege for review and get a board exam. Don't miss the privilege to work in an established a good paying company. And don't miss also miss the privilege to receive more than 117.65 peso per second for 1 year. Ito naman ay si Stephen Curry. Kaya na Stephen Curry ang kontrata for 1 year sa Golden State Warrior ay $62.6 million for 1 year. Sa Philippine money natin, ang $1 is 58.46. Kaya kung i-times mo yung $62.6 million sa 58.46 pesos, ang sweldo niya ay abot sa 3,659,596 pesos for 1 year. Kaya ang per second niya na sweldo, 117.65. Imagine, no? Kada second, 117 for 1 year. So yun, don't miss that sa kanya, yung privilege niya. Itong John 1:11 and 12 na nabasa natin ay don't miss the greatest privilege to become the sons of God. Includes the women. Kaya nga, ang title, don't miss the greatest privilege. So, number one, the rejection. Sa verse 11, He came unto His own and His own received Him not. So, makita natin yung He came unto His own sa kanyang sarili. Kaya yung own, siya yung pag-own. Ikaw may-ari, ikaw yung owner, siya yung owner. At yun ay pumunta siya. So makita rin humility to came. He came to them, his own people, mga Israelites. Sa kanya binigay, sa kanila binigay yung 10 utos. But rejected, gin-reject pa rin si Lord Jesus. The Creator visited them, si Lord Jesus. Diba, ano, nabasa natin dun sa verse 3, nakaraan sa John 1:3, all things were made by Him. All things were made by Jesus. And without Jesus was not anything made that was made. Siya yung Creator visited them. His own people reject Him. So, it's disgusting. It's ano tawag ko? Embarrassing. Nakaka-embarrass, no? Embarrassment. And also it's discouraging, and also it's disappointing. Diba pumunta ka sa imong sarili tapos yung your own reject you? So it's
yung mga kababayan niya, yung response nila of the so-called chosen people of God. But it happened, an experience by the Lord Jesus Christ was rejected. Kaya tayo, if rejected, don't worry. Because our Savior experienced that also. Katulad kay Franklin Graham, yung anak ni Billy Graham, ay sa UK, ay bansya na mag-preach ng gospel. Mayroon mga batas na bawal mag-preach about the Lord Jesus. Gusto na i-bound or gapusin yung pamamahayag ng salita ng Diyos, yung tagapahayag ng salita ng Diyos. But the Bible says, they cannot bound the Word of God. Hindi pwedeng gapusin yung Word of God. Franklin Graham is banned, rejected in UK to preach the gospel. Yesterday naman, kahapon, August 24, 2024, namigay kami ng gospel tracts ng DG sa Plaza, so winning. Doon rin sa Capitol, at doon rin sa Naloob. Pero may doon ang edad niya siguro, mga more or less 70 years old na tatay, no? Bigyan ko ng gospel tracts, tapos sirang ko na sana siya, kaya yung aso yung nakalabas. Hindi naman niya mahabol, yung aso na may rasa. Kaya ginawa ko, pinuntahan ko, pag may interesikin, tapos inarangan ko para i-chu-chu-chu-chu, para magbalik ba? May pero habang ginapabalik ko siya doon, bumalik man. Pero kita ko yung tatay na binigong gospel lagi na niya, tapos tinapon niya. Kaya, nung nagtanong ako kung saan hinahanap ko, kung saan dito hinahanap ko, sabi doon daw, kaya bumalik ko doon, pero pinulot ko. Pinulot ko ulit, siyempre sayang man. Tapos ipitin sa Bible para mawala ang pagkayukot niya. So, yun. Nabigyan ni kapon ng gospel tracts ay 8. So, re-reject. Pero thank God, we do not reject Jesus Christ. Amen. Hindi ang sinireject. So, number 2, the relationship. The relationship, verse 12. But as many as received Jesus Christ, to them give power or authority to become the sons of God. It includes the women, sons and daughters of God. Kaya, contrary of rejection is acceptance. Ano ang kabaliktaran ng pag-reject? Yun ay pagtanggap. Receiving. Blessed to receive. More blessed to give. Kaya, ang God is blessed God, because the Father who gave His only begotten Son, Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. We are now sons and daughters of God, Saint Corinthians 6:18, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. And that's a blessing. Unlike before, we are alienated or nangahiwalay, tayo hiwalay sa Diyos, or alien, hiwalay. Ephesians chapter 2, verse 12, ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, At that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope, and without God in the world. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So tayo dati ay nangahiwalay sa Panginoon sa Kristo. For praise the Lord, because of Jesus Christ tayo na ay naging sons and daughters of God. Bangin sa Ephesians 4:18, sabi po dito, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their
heart. Maging sa Colossians 1.21. Colossians 1.21. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. So, salamat sa Panginoon. Kaya greatest privilege ito sa atin. Kaya sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come. Si Jesus ay dumating. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya sa John 6:65, na saan dito ay tayo ay binigay ng Ama kay Jesus Christ. John 6:65, John chapter 6 verse 65, and He said, therefore said I unto you that no man can come unto Me, walang sino man makaparating, makaparoon kay Jesus Christ, except it were given unto him of My Father. Maging sa John 17:11, and now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given Me, and that they may be one as we are one. So ating i-cherish, ating namnamin, ating palagahan ang ating relationship to the Father through our Lord Jesus Christ. Kaya sa John chapter 20 verse 17, John 20 verse 17, Jesus said unto her, touch Me not, for I am not yet ascended to My Father. But go to My brethren, and say unto them, I ascend unto My Father, and your Father, unto My God, and your God. Kaya dito ay makita natin, sabi, My Father, and your Father, and to My God, and your God. Bilang nakatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Lord Jesus Christ, tinawag niya ang Ama na kanyang Diyos, calling the Father His God. At ang ano man naman, tinawag niya ang Son, walang iba kundi si Jesus Christ, na Diyos sa Hebrews 1:8. So walang problema doon pag tinawag ni Jesus Christ yung Ama na Diyos, no problem with that. Matawagin man na Ama, si Jesus Christ bilang Son of God, as God, si Jesus Christ, no problem with that. Kasi sila, ang mindset nila ay nandun yung humility, hindi katulad ng tao na iba na pag yung isa ay umangat, ay gusto ay hilahin pababa, yung tawag doon ay crab man mentality, yung isip talangka na pag umasinsi yung isa ay hilahin pababa at gusto siya ay umangat. But God is not like that. Ang Diyos, nilift up ni Lord Jesus Christ yung Heavenly Father. The Holy Spirit also lift up the Lord Jesus Christ. Also the Father lift up Jesus Christ. Kaya sabi sa Hebrews 1:8, sabi dito ay, but unto the Son He saith, thy throne, O God, is forever and ever. Hebrews 1:8, but unto the Son He saith, thy throne, O God. Sinabi ng God the Father said to the Son of God, Lord Jesus Christ, He said to Jesus Christ, thy throne, O God. So, Jesus Christ is God, is forever and ever, a scepter of righteousness, is the scepter of thy kingdom. So praise the Lord for that. Kaya Abba Father, ibig sabihin Abba, there is with intimate relationship to God our Father. So it's good to know na sabi Lord Jesus, your Father, my Father and your Father, my God and your God. Kaya, it's a blessing for us. You know, relationship na ganyan. Kaya kung nag-worry tayo, no, ano ang ating kakainin, ano ating pambayad sa kuryente, pambayad sa bills for water and electric bill, and to buy rice and to buy food, bayan and everything. Now, we need to
pray to God our Father in heaven, because God will answer our prayer. Because if God hindi niya pinagkait si Jesus Christ na ibigay sa iyo at sa akin, how much more ating mga needs every day, amen? Ating basic needs, food, clothing, shelter. Yan ay sa economics. Nung sa college pa ko, basic needs ng tao ay food and clothing. Kaya sabi ng Bible, if you have food, if you're having food and raiment, pag ikaw ay mayroong pagkain at mayroon ikaw damit, clothes, ay be content, maging contento na tayo, praise the Lord. May pagkain man tayo, di ba? Nakasabit pa ng pagkain. May pagkain man itong kalabasa, hiniiwa. Then sa damit man, marami rin tayong damit. Namigay na kami ng damit. Kaproblema pa rin kami. Dami pa rin damit. Halos sabi ko nga sa'yo, halong malunod na kami sa damit eh. Makapunta lang kayo sa ausin dun eh. Daming blessing. Kaya minsan, pag daming blessing na no, parang sinasabi ko na, kung may magbigay ng damit eh, stop. Huwag na kayo magbigay. Pwede ba kung magpunta, baka naman natin, papunta ka ng Manila, huwag ka nang magdala ng mga damit. Ang dami natin damit. Baan, alala ko sa Old Testament, ba sa templo, nasabi doon ay, sa mga Levites or sa mga priests doon sa Israelites, mga Israelites na sa templo at trabaho, huwag na kayo mag-offering. Kasi ang dami ng offering na hambak na doon sa templo. Magkuhan lang yun, mapapanis lang, masisira lang yung mga offering. O, parang ganun ba? Huwag na rin magbigay ng damit. Dami ng damit. Malulunod, malulunod na sa damit. Pagbigay man ng damit, pagbigay namin, may magbibigay rin sa amin. Kaya nga, kaya pag nagbigay ka, kung ano ang itanim mo, aanihin mo rin, babalik rin sa'yo. O ganun. So yan ang ating ugali. Tayo ay give and take. Hindi lang yung ikaw lang ay take ng take. O sige nga, subukan nyo, take ng take ka ng hangin. Inhale, exhale, puro ka lang inhale. Baho ba yan ka lang? Anong mangyari sa'yo? Puro ka inhale. O, di ba, hirap. Hirap ka ginawa. Kasi puro lang ka lang tanggap. So, pag inhale, exhale. Inhale, exhale. So, give and take. O, di ba, no? So, ganun din. Pag may nagbigay sa'yo dito, may nag... Ano ba, mga material things na bigyan sa'yo, ipasa mo rin dito sa kabila. Pasa mo rin. Yan. Kaya kung mga pagkain, minsan pag hindi rin binibigay yung pagkain, ang pagkain ay napapanis. Nabubulok mga pagkain, gabanos yung mga pagkain. So, share the blessing. So, praise the Lord for that. Kaya kung God, the Father, spare not His own Son, Jesus Christ, to give it to us. How much more the physical, material things, physical food, and everything, God will not withhold that. God will not withhold any good thing to His children, to us. So praise the Lord. Bibigyan niya ating mga kailangan. Basta mag-pray lang tayo, tiyaga lang. Siyempre, pag nag-pray ka naman, mayroon namang instant prayer na sagot ang Panginoon. Minsan naman, wait lang. So, ganun lang. So, maging matyaga. At hindi tayo magtampo. Pag mahinig ka sa Panginoon at hindi agad binigay, I don't, sa English yung magtampo. Ano sa English yung magtampo? Jealous. Hindi. So, kung mag-pray ka at hindi agad binigay ng Diyos, huwag magtampo. Ako naman, marami akong pray sa Panginoon ay di man kagad binigay ng Panginoon. So, wala akong karapatang magtampo. Pero binigay rin Panginoon. After many years, binigay rin. So, ganun. For that time, we learn to wait for the Lord answers to our prayers. So, praise the Lord. At dito ay nabasa natin kanina na yung Hebrews 1:8 na God the Father acknowledge Jesus Christ as God. Say Hebrews 1:8. Abba Father, there is intimate relationship. Kaya needs are provided. Spiritual, health, food, house, lot, raiment. Having food and raiment, be content therewith. Emotional,
care, love, joy, satisfaction, contentment, skills, talents, intelligence, resources, basic needs, leisure, preaching, ministry, prayer, fellowship. Kaya nandun. Kaya bukas nga mayroong pastor San Min prayer fellowship kila Pastor Jude sa Balite. So praise the Lord. At liyan ang leisure. May kabuluhan yan kasi naman manood ka ng mga noontime show. Manood ka kay Vice Ganda, wala namang kwenta, puro naman na mga salita na walang kabuluhan naman, mga kabastusan. Wala, di ka man mabibless doon at hindi ka naman mag-grow spiritually sa kapanood sa mga ganyang mga panoorin na wala namang kwenta, walang kabuluhan na aral na matutunan. So mas maganda, makinig ka na lang ng preaching, na-encourage ka pa spiritually. Manood ka na lang ng mga bagay na makabuluhan, may mga aral. Focus on God because life is too short on earth. 24 years old, 59 years old, 77 years old, or 120 years old. Your worry, if you're worried, talk to your Father in Heaven in Jesus Christ's name. Alam natin in John chapter 14, verse 13 and 14. John chapter 14, pag nag-worry ka, pray to the Father. John 14, verse 13 and 14, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. Cherish the sweet hour of prayer, fellowship, to your Father in heaven. Ask for anything and everything. Matthew 21:22. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing ye shall receive. Pag maayos ang relationship natin vertically, ibig sabihin toward God, pag maayos ang ating relationship vertically to God, ay maging maayos rin horizontally ang ating relationship sa ating kapwa. Don't miss the greatest privilege. Number one, the rejection. They miss it, no? Gin-reject nila si Lord Jesus Christ that time, kaya na-miss ito ng mga Pharisees, mga religious leaders, ng mga chief priests, mga priests, no, ng mga scribes, ng rich man, ni Herod, ni Pilate, Pontius Pilate, na-miss nila yung privilege about the Lord Jesus Christ. The rejection. Number two, the relationship. Ang relationship natin sa God the Father, ating i-treasure. I-treasure natin yung relationship. Alam natin na ang Ama, ating Diyos, because of Jesus Christ. I-treasure natin niya. And then the remedy. Remedy. Eh, sabi doon, even to them that believe on His name. Remedy. To the lost people. Kaya mayroong soul winning. Mayroon tayong giving. Kaya ating giving ay yun na yung gasolina namin ng GG, kaya siyempre, ganado ka mag-soul winning, magpunta sa mga lugar, kaya may gasolina yung tricycle. Tapos bili kami ng suma ni GG, latik. At least magkano mayroon yung pagkain, para hindi gutomin mag-soul winning. Yan. So, sa ating giving. Kaya ang remedy ay sa Acts 4:12, pangalan lamang ni Jesus. Acts chapter 4, verse 12. Na walang pangalan sa silong ng langit, may binigay para tayo ay maligtas, kundi pangalan lang ni Jesus Christ. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Only Jesus Christ saved, alone saved. Kaya sa John 20 verse 31, John 20 verse 31, sabi naman dito, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life
through His name. Kaya dito, that believing, sa pag-believe mo in the Son of God, believing you might have life, magkaroon ka ng buhay, through His name, through the name of Jesus Christ, magkaroon ka ng life. Kaya sa Philippians 2:11, every knee should bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. At yung memory verse kanina dino, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yan. Yan ang Panginoon sa Kristo nagpalakas sa atin. Renew our inward man day after day. Yan. Ang ating outward appearance nanghihina, but our inward man is renewed day by day. Renew ng Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya po salamat tayo sa strength na binigay ng Panginoon. Don't miss the greatest privilege, the rejection, the relationship, the remedy. Let us pray. Rita, our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa yung salita. Thank you for the greatest privilege. Thank you. We don't miss this. Thank you, sweet Holy Spirit, na kami ay we receive you, Lord Jesus, as our personal Lord and Savior. Thank you for the relationship, the sweet relationship we cherish with God the Father through the Lord Jesus Christ. Thank you for the truth, sweet Holy Spirit, and thank you for the remedy. It's Jesus Christ's name, forgiveness of our sins through Jesus Christ's name and His blood alone. Thank you. At we pray, Heavenly Father, kayo po ang patuloy na mag-ingat, magbigay ng heavenly wisdom, safety, and protection and blessing, Pastor Nambly and family at sa Bethany Baptist Church Makati, Bethany Malay, Washington, Mamansha, Bethany Italy, at Bethany Cambodia, Bethany sa Mindanao and sa Leyte and all over the world. I-bless mo, Panginoon. I-bless mo rin mga foreign missionary, local and foreign, Panginoon. I-bless mo rin mga tapat na lingkod sa iyo, mga evangelist, pastor and missionaries and the pastor's wife. I-bless mo rin, Panginoon. Mga members dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibong. Yung mga members, bless mo, masimpatansi. May ID ng Mili, Sir Pensi Monet, Linlin, Papaw, si Jomar, si Dino, Panginoon, si Angin, si Ana, si JJ, si Edgar, si Bong, yata naman, si Pauline Alian, si Mercy Faith, si Mian, si Dennister. Kirtong healing sa kanya, Panginoon, sa kanyang lagnat, at kay Jomar, healing sa kanyang lagnat, man. Panumpan o Diyos, mamili sa kanyang mata, healing rin, Panginoon, ito ngayon sa Panginoon. Hindi mo nakalimutan, ipag-praise, lapin namin sa inyo. Pagpalaan nyo rin, o Diyos, ingatan, safety, protection sa mga OFW, kay Nining doon sa Hong Kong, kay Leo Sapta doon sa Middle East, kay Kuya Kim po sa Canada, at si Nining, and yun din kay ingatan niyo rin si kanilang anak, Panginoon, yung si KK. At yun yung mga iba, hindi ko nabanggit. We pray po yung matapos yung girang sa Ukraine, Russia, and Israel, and Palestine, Hamas. Matapos yung Panginoon at ang labang maghari. And they hear the gospel and they they will know the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ, and they will believe and repent of their sins and hear the word of God, and hear the gospel, and they repent of their sins and believe and receive Jesus Christ to be their Lord and Savior. Papalain niyo rin, Panginoon, ang mga anak mo dito, mga needs nila,
spiritual, material, financial man, Panginoon. Nayadi ang kanyang mga anak, mga apo, Panginoon. Na umili bawat isa, Panginoon. Si B naman, tunawang rin. Si Ember Drew, si G.E. At si Colleen Alia. At Hannah's DJ, si Kerton, si Crystal, si Caitlin, John Lister, Mercy Pitch, ang pag-aaral, mga iba pa, hindi ko nabanggit. We pray makapasa man sa board exam si Pao Pao. Thank you, Panginoon, at sa lahat ng glory and our power. Thank you for loving us. We love you. Patuloy kami ng good health, safety, protection, at open si gospel dito sa Kalibo and beyond. Bless mo yung Panginoon ABC family. Kabayan niyo ang leadership, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Jim, Pastor Dan, Pastor Chagan. Tulang niya siya, Panginoon. Kabayan, Panginoon. Pastor Jude, Pastor Yunidis, Pastor Sean, Pastor Wilbert, Pastor Gilbert, Sir Nibin, at mga pastor pa na kabilang sa household of faith na hindi ko nabanggit. Palaan niyo, Panginoon. Palaan niyo po, ingatan, si Pastor Nabli at ang bitani ng mga family. I bless mo sila, Panginoon. Thank you for their faithfulness and bless ang kanilang mga buhay, anak buhay at negosyo. Mga project na nandito. We pray din, Father, na kayo po makalob sa amin ng kalooban mo na lugar kahit sa mga bari na lupa na mura lang para mapatayuan ng bitani Baptist Church. Mission Kalibo. Bless my Square Julius, family healing ni Ate Chi, ng mga anak niya ta. Square Julius, Square Ricky, Quirik Boy, Dennis Joseph Dean, at family mga loved ones, kapatid. Ate Bibi, Ate Inday, Ate Bin, Ate Nitang, Panginoon, Kuya Gol, Kuya Amado, Kuya Boy, Kuya Boyo, Kuya Raol, at ang Panginoon. Ang missionary at ang Israelite, salvation nila. Bless mo, Panginoon. Aming government, from national to local to barangay, papalain gabayan ng Panginoon. Government na official at mga police, military, nasa authority, gabayan siya ng Panginoon, bless. Kaya mauna, makapamoy ka ng peace at mapayapa. At ganun din, Panginoon, matanggal ang mga korup sa government service. Bless mga police at pagkaroon mga cop, ngayon, tulungan. Bless mga teachers, private and government teachers, i-bless mo sila, Panginoon, mga students, and Panginoon, at mga guard. I-bless mo, Panginoon, mga drivers, mga tricycle drivers, at mga nagabiyahe sa himpapawid sa by land and by sea, ingatan mo, Panginoon. May mga coast guard doon sa may Philippine Sea, doon sa may Palawan, banda, Panginoon. Ingatan niyo, Panginoon, ng safety, protection, blessing. Bigyan kami ng long life, Panginoon, mga kapaglingkod sa iyo na may kagalakan. I-bless mo rin ang pispa ni Kuya Nong G.S. Figueredo. Para kanyang isa pang pispa na rin, i-bless mo. Magkaloban maraming mga harvest, kanyang kay Pastor Linides, mga pispa, i-bless mo yung Panginoon. At iba pa na kalimutan o Diyos ay lapitan sa iyo na kayo po ang magpala. Bawit aming mga friends sa Facebook, sa YouTube, i-bless mo yung Panginoon ng mga buhay, ingatan sila, at especially i-bless mo makaroon sila ng salvation through faith kay Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, and humble themselves and repent of their sins and believe Jesus Christ and trust Jesus Christ into their life and their heart as their Lord and Savior. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name, and we pray you bless our tithes and offering, our giving, and bless more of the giver and the gift. And also our physical food. Thank you for everything. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Good morning.